Tulad ng ibang artists, nagsimula rin sa underground ang musika ni Glock 9. Pero taong 2000, isang insidente ang nagbukas ng daan para marinig ang kanyang mga kanta sa mainstream airwaves. Never ako nagkaroon ng meeting with any recording executive. So, puro gwardiya lang yung nakaharap ko. Talaga? Until 2000, yung cassette ko ay nasa isang pile ng mga cassettes. Ay nadampot para sa isang listening session. Ayun na, pinahanap nila ako. Actually, inanap nila ako for 3 months, pero nung nakita nila ako, doon na nagsimula. Bukod sa break na iyon, isa pa raw sa nagpakilala kay Glock 9 sa publiko ay nang sumali siya sa isang music writing contest noong 2002 kasama ang OPM artist na si Cookie Chua. Sobrang magaling. Si Glock 9 yun, meron talaga siyang magic sa words. Tsaka may laman yung sinusulat niya. So. Sabi ko, bakit hindi na lang ako gumawa ng mga kanta na talagang tailor-made? Doon nagsimula yan, gumawa ako ng mga songs na ginagamit na pang score sa mga movie. Yun ay isang bagay na hindi naman araw-araw na dumarating sa isang rap artist. Ilan pa sa mga most requested songs si Glock 9 ay Sirena, Magda, Lando, at Upuan. Kaya siya pasok sa masa kasi reality kasi yung message nung kanta. So, yun na nga, babalik tayo dun sa kapag pinakinggan mo yung mga rap songs ni Glock 9, ikaw na nakikinig, unang-una maganda yung tunog, magaling si Glock 9 sa pagra-rap, at the same time, may laman, may konteksto na maa-absorb mo, na pwede mong dalhin, at ma-ALS, wala last song syndrome ka while listening to the song.